Hello, 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 what's up mga Lodi Cakes? Kamusta kayong lahat? And for today's video, tulad ng na-promise natin sa inyo, gagawa tayo ng mocha chiffon cake Lodi Cakes. And yan, mag-start tayo mag-crack ng ating eggs. 6 pieces egg yan, large po yung ginagamit ko. And approximately 222 grams. Mas maganda kasi kung masunod natin yung grams na sinasabi ko dyan. Dahil nga, kapag kakulang yung egg whites natin, may tendency na hindi natin ma-reach yung gusto nating size and height ng ating chiffon cake. And don't worry nga pala, dahil yung kamay naman natin ay malinis yan and na-sanitize naman natin yan. And every minute, plaghugas naman tayo ng kamay natin, kaya don't worry. And dyan, taposin na natin yung pag-crack ng atin. Egg whites, separate natin egg whites and egg whites, and make sure lang na hindi malagyan ng egg yolk yung ating egg whites. Sa sugar naman natin, pwede tayong gumamit ng wash sugar o yung tinatawag nating segunda, and mas okay din naman kung white sugar, kaso mas mahal nga lang mga Lodi Cakes. Set aside muna natin, and then dito sa mga oras na yan mga Lodi Cakes, ay nag preheat na ako ng ating oven. Huwag natin kalimutan lagi na mag-preheat kasi kailangan yun, lalo kung chiffon, sobrang selan din kasi ng chiffon minsan. And then nag-add na tayo ng ating baking soda. Yun, sa mga nagtatanong bakit baking soda, hindi baking powder yung ginagamit ko. Yung baking soda kasi mga Lodi Cakes, mas pinapestable niya yung ating chiffon cake. Unlike sa baking powder, masyado siyang malambot. And okay naman yun. Kung gagamitin naman natin siya sa mga premium cakes, okay siya. Pero kung sa mga thin cake ay may gusto tayong ma-achieve na firm and stability niya mga Lodi Cakes. Kaya mas ginamit ko yung ating baking soda. And then dyan gumamit tayo ng mocha flavoring ng ACC. Achievers, from Achievers yan. Kaya sobrang sarap niyan. Pwede rin kayo mag-add ng konting chocolate flavoring dyan, Lodi Cakes, para mas gumanda yung kulay ng ating mocha, yung base natin. Always remember, huwag nyong i-overmix yung ating pag-stir ng base natin. Yan, tulad yan. Kapag nakita nyong dissolved na yung mga dry ingredients, okay na yun. Huwag nyo nang ikut-ikutin pa tulad ng pagpapaikot ng ex nyo sa inyo. Yon. And then ito yung aking technique sa paggawa ng parchment para makagawa ko ng bilog mga Lodi Cakes. Yan, lagi ako may pattern tapos tinitiklop ko lang siya sa apat. Yan, gawa rin kayo ng pattern. Meron ako diyang pattern na for 6 inches, 7 inches and 8 inches. Yun kasi yung usual na ginagamit natin kapag nagbe-bake tayo. And sa mga chiffon cake natin, huwag na tayo maglalagay ng parchment sa gilid. Sa ilalim lang mga Lodi Cakes. Yung iba nga kahit sa ilalim hindi na naglalagay. And then eto na, salang na natin sa ating mixer yung ating egg white. Don't forget lagi Lodi Cakes, ay preheat nyo muna yung inyong oven para ready na siya anytime. Yan, make sure lang na maiangat natin konti yung ating bowl para hindi maipon sa ilalim yung asukal mga Lodi Cakes. Kailangan kasi ma-dissolve natin na maayos yung sugar natin. Tulad ng ginagawa kong yan, hinahawakan ko yung ating bowl para yung ilalim ay may scrape gamit yung ating attachment mga Lodi Cakes yan. Ganyan lang naman ang gagawin natin. And then yan, medyo patapos na tayo dyan. Wait lang natin mag steep peak. Hindi naman steep peak na steep peak kasi kapag ka sobrang steep peak, mahirap na siyang i-fold, i-cut and fold. Doon din nagkakaroon minsan ng dahilan kung bakit nagiging frothy o yung parang bumubula yung ating merang. Kaya yun yung iniiwasan natin kasi papangit yung mixture ng ating chiffon pagka ganun. Kaya kailangan tamang-tama lang. And dyan, nag-start na ako mag-fold. Naglagay nga pala ako ng konting chocolate flavoring dyan sa ating cake base, dun sa chiffon base natin, para mas maganda yung kulay. Parang na kanina kasi parang sa paningin ko parang unlight nung mocha, kaya naglagay ako ng konting-konti lang naman. And dyan mag-fold lang tayo. Make sure na ma-fold natin ng mabilis kasi mas maganda, mas mabilis para hindi tayo dumami ng pagpa-fold. Kasi dun sa pag-folding natin ng ating chiffon, dun nagke-create ng more bubbles and air
Kaya yun din yung reason kung minsan kung bakit nag-shrink or bumabagsak yung ating chiffon cake. Kailangan mabilisan din ang galawan dito sa ating mga chiffon. Hindi pwede yung iiwan mo. Hindi katulad yan ng mga chocolate moist na pwede mong iwan kahit na, actually yung chocolate moist nga kahit na hanggang kinabukasan pwede siya, di ba mga Lodi Cakes? Itabi nyo lang siya ng maayos. Pwede pa siyang isalang kinabukasan. And yan, salang na natin ang ating mocha chiffon. Sobrang sarap. 30 minutes later, dahil wala akong makuha, mano-mano na lang. And then yan, after 30 minutes, pagtunog ng ating oven, sundutin muna natin ng ating, pwede yung toothpick, kaso yung aking kasi medyo matataas yung height, kaya gumagamit ako nung skewer, nung stick natin yung pang-barbecue, mga Lodi Cakes. And yan, sobrang ganda ng pagkaluto ng ating mocha chiffon. And yung discarte ko nga pala dito, and especially kapag nagmamadali tayo, tinatapat ko siya sa electric pan for 10 minutes. Mas maganda yun bago nyo tanggalin sa pan, sa pan, na pan eh. Bago nyo tanggalin sa pan ay tapat muna sa electric pan. Yun. And then yan, tanggalin na natin kapag feeling nyo ay malamig na siya para stay intact and firm yung shape niya. Tulad nyo, tignan nyo naman mga Lodi Cakes, sobrang ganda. Napaka smooth and stable yung ating chiffon cake. Nililinis ko rin pala yung gilid niyan para mas magandang tignan. Mawala yung mga extra crumbs na dahil sa pagbe-bake natin. And payo ko lang din kung gagamit kayo ng chiffon as cake base nyo. Bago nyo gamitin, kailangan ma-chill nyo muna ng at least 6 hours yung inyong mga chiffon cake para mas madali siyang i-manage kapag lalagyan na natin siya ng icing. Kasi kapag hindi siya galing sa rep, and then sobrang lambot niya pa rin, mahihirapan tayo mag-icing, hindi natin makukuha yung tamang shape o yung gusto nating shape para sa ating cake. Kaya much better na i-chiller muna, pwede rin i-freezer kung nagmamadali kayo para mga 1 hour lang, okay na siya. And then yan, nililinis na natin yung gilid para mas maganda siyang tignan and mas madali siyang i-icing mamaya. And then ito ni ating finish outcome, mga Lodi Cakes. Sana nagustuhan nyo. Thank you. And maraming salamat yung isang video natin. Kahit maraming bashers, mga Lodi Cakes, umabot ng 1.9 million, mga Lodi Cakes. First time ever. And maraming salamat sa pagsuporta. Sana hindi kayo magsawa. At see you on December 11, mga Lodi Cakes. Ingat kayo palagi. God bless and sana ay magkita-kita nga tayo para magka-banding-banding tayo. And yun lang, sana nagustuhan yung ating recipe. Ingat kayo palagi. God bless and bye-bye mga Lodi Cakes.